Binuweltahan ni senatorial candidate Attorney Larry Gadon si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kaugnay sa ginawa nitong artikulo na lumabas sa pahayagang Inquirer kamakailan na nagdidiin na convicted di umano ang presidential aspirant at dating senador na si Bongbong Marcos sa kasong tax evasion. Sa kanyang opisyal na social media account, pinasaringan ni Gadon si Carpio na tila nagkukunwari umanong tanga sa mga isinulat nito kamakailan laban kay dating senador Bongbong Marcos. Ayon pa kay Gadon, bilang isang dating mahistrado ng Korte Suprema, dapat umanong lubos niyang nalalaman ang naturang usapin na hanggat hindi pa nadedesisyon na ng Supreme Court ang isang kaso, kahit pa man nahatulan na ng mababang hukuman, ay hindi pa rin pinal ang desisyon nito at maaari pang mabaliktad ng Court of Appeals. Naniniwala din si Attorney Larry Gadon na tila wala nang maisip na ibang pwedeng ibato o black propaganda laban kay Bongbong Marcos, kung kaya't gumagawa na lamang ng paninira ang ilang katulad ni Carpio na aniyay bigong maging Chief Justice at nangarap ding maging isang pangulo. Itong si Antonio Carpio na isang frustrated Chief Justice at frustrated presidential bet, nangarap kasing maging presidente yan eh, ay hindi ko malaman kung talagang ngarag or nagtatanga-tangahan or nagkukunwaring tanga. Hindi niya sinabi sa kanyang kolom na ang desisyon ng isang lower court na kagaya ng RTC ay appealable sa Court of Appeals at sa Supreme Court bago ito maging final. Sabi niya, convicted daw si BBM doon sa lower court, doon sa regional trial court. Pero nung dumating ito sa Court of Appeals, tinanggal yung imprisonment at fines lamang ang inimpose ng Court of Appeals. Ngayon, hindi naman sinabi ni Carpio na nung inapila uli ito sa Supreme Court, ay merong pronouncement ang Supreme Court na there is no moral turpitude involving in the tax evasion case. Actually, it was not a tax evasion case, but failure to file an income tax return. Eh, yung naman panahon na yon, persecuted sila Marcoses, no, at si BBM. Eh, di siyempre, yung decision ng korte, ng lower court, na-pressure yon sigurado, ng mga Aquino at ng mga Dilawan. Kaya nakita nyo, pagdating sa Supreme Court, overturned lahat yung kanilang mga pronouncements doon sa regional trial court. Hindi yan sinabi ni Carpio kasi ang sadya niya ay siraan si Bongbong Marcos. Pambihira, kung ordinaryong tao lamang yan, pwede kong pagpasensyahan eh. Pero naging associate justice ka naman ng Supreme Court, siyempre alam mo yan. Bakit mo itatago, no? Kasi frustrated Chief Justice yan. Hindi kasi siya na-appoint na Chief Justice, kaya galit na galit yan sa administration. And of course, it is being perceived that Bongbong Marcos is also an ally of the administration and a candidate of the administration. Ang perception yan. Kaya galit na galit kay Bongbong yan, inggit na inggit, kasi nagplano yan. Yung kanyang The Firm, yung mga kaibigan niya, yung The Firm, ay nagplano na gawin siyang presidential candidate. Kaya lang, naunsyami, no? Naunsyami yan magmula nung natanggal si Attorney Lourdes Sereno sa Supreme Court. So, lahat ng mga plano nila nagka-discaril. And then, yung si Tony Carpio, nag-apply yan na Chief Justice na hindi naman na-appoint. Kaya frustrated na frustrated dyan. Ang tawag ko dyan ay frustrated Chief Justice, yung si Antonio Carpio. Kaya kung ano-ano mang sinusulat niya, misleading yung kanyang article dun sa Inquirer. Kasi hindi niya sinasabi doon na ang may finality ng decision ay yung Supreme Court. Kataka-taka yan dahil dati miyembro siya ng Supreme Court. Ang kanyang focus doon sa decision, doon sa kanyang article, ay yung decision ng Regional Trial Court, no? Kaya maling-mali. At yung pa niya mga sinasite na cases, sa ibang cases daw, yung a crime does not necessarily involve moral turpitude.
Oo. May mga contrary ruling siya doon. Eh pero kasi ang dapat tatingnan diyan yung mismong kaso, yung People versus Ferdinand Marcos Jr. ay sinasabi na nga na walang conviction at walang crime involving moral turpitude. Yun. Eh, hindi ko nga malaman. Ano, sa palagay nyo, ito bang si Carpio ay nagtatanga-tangahan o sadyang Antonio Carpio na isang frustrated Chief Justice at frustrated presidential bet. Nangarap kasing maging presidente yan eh. Ay hindi ko malaman kung talagang ngarag or nagtatanga-tangahan or nagkukunwaring tanga. Hindi niya sinabi sa kanyang kolom na ang desisyon ng isang lower court na kagaya ng RTC ay appealable sa Court of Appeals at sa Supreme Court bago ito maging final. Sabi niya, convicted daw si BBM doon sa lower court, doon sa Regional Trial Court. Pero nung dumating ito sa Court of Appeals, tinanggal yung imprisonment at fines lamang ang inimpose ng Court of Appeals. Ngayon, hindi naman sinabi ni Carpio na nung inapila uli ito sa Supreme Court, ay merong pronouncement ang Supreme Court na there is no moral turpitude involving in the tax evasion case. Actually, it was not a tax evasion case, but failure to file at an income tax return. Eh, yung naman panahon na yon, eh, persecuted sila Marcoses, no? At si BBM. Eh, di siyempre, yung decision ng korte, nung lower court, eh, na-pressure yon sigurado, ng mga Aquino at ng mga Dilawan. Kaya nakita nyo, pagdating sa Supreme Court, overturned lahat yung kanilang mga pronouncements doon sa Regional Trial Court. Hindi yan sinabi ni Carpio. Kasi ang sadya niya ay siraan si Bongbong Marcos. Pambihira, eh kung ordinaryong tao lamang yan, eh pwede kong pagpasensyahan eh. Pero naging associate justice ka naman ng Supreme Court, eh siyempre alam mo yan. Eh bakit po itatago? No? Eh kasi frustrated Chief Justice yan. Hindi kasi siya na-appoint na Chief Justice, kaya galit na galit yan sa administration. And of course, it is being perceived that Bongbong Marcos is also an ally of the administration and a candidate of the administration. Ang perception yan. Kaya galit na galit kay Bongbong yan, inggit na inggit, kasi nagplano yan. Yung kanyang The Firm, yung mga kaibigan niya, yung The Firm, ay nagplano na gawin siyang presidential candidate. Kaya lang, naunsyami. No? Naunsyami yan magmula nung natanggal si Attorney Lourdes Sereno sa Supreme Court. So lahat ng mga plano nila nagka-discarril. And then yung si Tony Carpio nag-apply yan na Chief Justice na hindi naman na-appoint. Kaya frustrated na frustrated dyan. Ang tawag ko dyan ay frustrated Chief Justice, yung si Antonio Carpio. Kaya kung ano-ano mang sinusulat niya, misleading yung kanyang article dun sa Inquirer. Kasi hindi niya sinasabi doon na ang may finality ng decision ay yung Supreme Court. Katakataka yan, dahil dati miyembro siya ng Supreme Court. Ang kanyang focus doon sa decision, na doon sa kanyang article, ay yung decision ng Regional Trial Court. No? Kaya maling-mali. At yung pa niya mga sinasite na cases, eh, sa ibang cases daw, eh, yung a crime does not necessarily involve moral turpitude. Oo, may mga contrary rulings siya doon. Eh pero kasi ang dapat tatingnan diyan yung mismong kaso, yung People versus Ferdinand Marcos Jr. ay sinasabi na nga na walang conviction at walang crime involving moral turpitude. Yun. Eh hindi ko nga malaman. Ano, sa palagay nyo, ito bang si Carpio ay nagtatanga-tangahan o sadyang